Sabi nila, ang milk tea ang pambansang inumin ng kabataan. Pero ang patok na inumin na ito, nag-iiwan ng sangkatarabang basura na kadalasang kung saan-saan lang tinatapon. Ito yung paborito kong pampagising tuwing break time. Curious ba kayo kung saan ko nabili itong refreshing milk tea? Ang totoo niyan, hindi ko ito binili dahil ako mismo ang gumawa nito. Teka, ituturo ko sa inyo kung paano. Narito ang ingredients para sa coffee jelly milk tea. Kailangan lang natin ng tubig, gatas, jelly powder, asukal, kape, at tsa. Una, kumuha ng isang baso ng warm water, lagyan ito ng 4 kutsara ng asukal, lagyan ng 3 kutsara ng kape, at haluin. Ilagay na rin ang 2 kutsara ng jelly powder. Haluin, then set aside. Pakuluan ang 2 tasa ng tubig. Matapos ang ilang minuto, ay ilagay na ang mixture. Haluin ng 2 to 3 minutes hanggang sa lumapot ang mixture. Palamigin ng 3 to 5 minutes. Ilagay sa Tupperware ang mixture at hayaang matuyo sa loob ng 5 minuto. Kapag tuyo na ang jelly, hiwain ito ng cubes, then set aside. Magpakulo ng 1 basong tubig at matapos ang 2 minuto ay ilagay na ang 3 bag ng tsaa. Kapag humalo na ang flavor nito, sunod nang ilagay ang gatas. Pakuluan ng 2 to 3 minutes. Para mas maging refreshing ang milk tea, palamigin muna ito ng 10 to 20 minutes. Kapag malamig na ang milk tea, kunin muli ang chopped jelly at ilagay ito sa 1 tumbler. Isali na ang milk tea and there we go! Meron na tayong refreshing coffee jelly milk tea. Pwede pa rin makapagsabayan sa uso ng hindi nakakasama sa kalikasan. Dito ka na sa milk tea na masarap na nakaripid ka pa. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin. Sa puntong ito, alamin naman natin na magiging lagay ng panahon at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Patuloy pa rin umiiral ang pangkalahatang maaliwalas sa panahon, dalayan ng northeast monsoon sa Luzon. Asahan ang pangkalahatang maaliwalas sa panahon pero may posibilidad pa rin ng pulupulong mahihinang pag-ulan, partikular yan sa Tugigaraw. Samantala sa Luwag, Baguio, Olongapo, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at maging sa Puerto Princesa, all good weather condition at malitang chance ng pag-ulan sa susunod na mga oras. Ang temperatura sa Metro Manila maglalaro yan sa pagitan ng 22 to 32 degrees Celsius. At pumunta na tayo dito sa Visayas dahil nakakaapekto nga ang northeast monsoon sa buong bansa. Asahan ang all good weather condition at maliit lang ang chance ng pag-ulan sa susunod na mga oras. Dito yan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at maging sa Metro Cebu. Ang temperatura sa mga nabanggit kong lugar maglalaro yan sa pagitan ng 21 to 32 degrees Celsius. At tumako na tayo dito sa Mindanao dahil walang anumang sama ng panahon ang nakaka-apekto dito. Asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon at maliit lang din ang tsansa ng pag-ulan, partikular yan dito sa Durian Capital of the Philippines, Metro Davao, at maging sa Cagayan de Oro, kasama na rin ang Zamboanga. Ang temperatura sa Durian Capital of the Philippines aabot ng 33 degrees Celsius. At bago tayo magtapos, narito na ang pinaka-aabangan ng karamihan, ang photos of the day. Nako, anong tema kaya ng mga larawan ngayong araw? Narito si Trisha Garin upang ibidayan sa inyo. Magandang umaga, Trisha! Magandang umaga, Patrick, at sa mga nakatutok sa atin. Kung sa biyahe pa lang ay nasa-stress ka na sa grabing traffic, paano pa kaya ang tambak na trabahong bubunuin mo buong maghapon? Nako, the struggle is real. Pero ang mahalaga ay patuloy pa rin tayo sa agos ng buhay. Maghanap lang ng mga bagay na magpapakalma sa'yo at makakatulong para ma-relax ang iyong isip. Tulad na lang ng mga larawang ibibida ko sa inyo ngayong umaga na may temang calm. Kung down na down ka, bakit hindi subukang tumingala at pagmasda ng nakaka-relax na kalangitan? Yan ay kuha ni Fatima Cabero sa Sagada Mountain Province.
Ma-amaze ka naman sa perfect photo na ito na kuha sa Metro Manila. Yan ang larawang ipinadala ni Jerome Martinez. At mala-movie scene naman ang ilog na ito sa Benguet na tinatawag na Mystical Lake. Hindi ka lang mag-goosebumps dahil sa mababa nitong temperatura, kundi dahil na rin sa napakaganda nitong tanawin. Yan ay kuha ni Mark Yu Neri. Sa mga tree lover, tamang-tama ang larawan na ito mula sa Benguet. Sa mala-painting na itsura nito, siguradong kakalma ang iyong pakiramdam. Sa unang tingin na akalain mong nasa ibang bansa ka, maniniwala ka bang sa Pasay City lang yan kinuhaan? Yan naman ang larawang kinuhaan ni Ver Jeffrey De Lara. Nakaka-relax namang tingnan ang mga featured photo natin. Maraming salamat sa mga sender at para sa mga gustong ibida ang kanilang kuhang larawan sa aming programa, narito at alamin. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. Tuloy-tuloy lang sa pagpapadala ng mga larawan at manatiling nakatutok sa aming programa para sa mga susunod na tema natin para sa ating photos of the day. Ako si Trisha Green para sa Panahon TV. Balik sa iyo, Patrick! Wow, napakaganda naman ang mga litrato na yan. Maraming salamat, Trisha, at sa lahat ng nagpadala ng larawan ngayong araw. Paalis ka na ba ng bahay? Bago umalis, alamin muna ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Abangan yan sa aming pagbabalik.